Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga ka-relatives. So, andito na naman po tayo sa ating bukid ngayon. At i-update ko po kayo dito sa ating inisprayan po ng herbicide noong nakaraan. So, 5 araw na nito, mga ka-relatives. Puntahan lang po natin. Ito na po, mga ka-relatives, yung ating inisprayan ng herbicide noong nakaraan. So, medyo naninilaw na siya. At para mabunot na rin natin itong mga runo dito na magamit natin dun sa isang kamatis natin na bagong tanim. At mamaya itutuloy natin yung pag-apply ng pataba at saka pagsarado dun sa ating tanim na kamatis, yung ginagawa namin kahapon kasi hindi pa namin natapos. Ayan. At update na rin dito, mga ka-relative, sa sili ng papa ko. Ayan po, mga ka-relatives. May mga bulaklak na. Ayan o. Patatapos lang nilang biligan to kanina. Nasa mga 5,000 na puno to, mga ka-relatives. Lahat-lahat. Wow, medyo gumaganda na sila, mga ka-relatives. 2 weeks pa lang nito, mga ka-relatives, simula sa pagka-transplant. Late na nga lang itong na-transplant, kaya maagang namumulaklak. At mabilis din yung kanyang pag-recover. Ganda ng bulaklak. Ayan po, mga ka-relatives, papunta na po tayo doon sa ating tanim na kamatis. Yung ating sinasaraduhan at nilalagyan ng pataba. So kahapon pala dito ay umulan, mga ka-relatives. At sakto nadiligan yung ating tanim na nilagyan din ng pataba. At ang panahon namin dito ngayon ay medyo makulimlim. Hindi tulad kahapon na malakas ang sikat ng araw. Okay lang to para hindi mainit sa pagtatrabaho. Ayan naman yung papa ko at saka yung utol ko. Dinidiligan nila yung tinanim namin kahapon na kamatis. Kailangan kasi itong diligan ngayon dahil baka maya maya biglang lumakas ang sikat ng araw ay malanta. Para may baon siyang tubig, mga ka-relatives. Oh. At ito naman yung ating tanim. Maganda sana kung ganito lahat. Oh. Kaya lang yung iba medyo payat pa. Ayan, oh. Ayan, simulan na po natin, mga ka-relatives. Para maaga tayong matapos. Thank you.
tayo ng lukban mga ka-relatives, oh. But lukban. Bigyan natin yung utol ko. Doon siya, oh. Sarap. Yummy. So yan po mga ka-relatives, uwi muna tayo para kumain. Ang oras po natin ay 12 na. So may natitira pa po doon na kalahating hanay. Yun yung itutuloy natin mamayang hapon. An hour later. So yan po mga ka-relatives, ang oras po natin ay 2:30 na ng hapon. At papunta na naman po tayo sa bukid yon. Tapusin na po natin yung ating pagsasarado doon. Tignan nyo to mga ka-relatives, oh. Tataniman daw nila to ng kamatis. 4,000 na puno. Ano mga fans? Fans! Fans! Yung mga batang mga kaibigan natin mga bata yun mga ka-relatives, pagka naglalaro tayo ng basketball ay laging nanonood. So doon na po tayo magkita-kita mga ka-relatives. A few moments later.
Ito lang po mga ka-relatives yung hindi pa natapos. Tatapusin na natin to ngayon. Huling hanay na to. Ayan, magsimula na po tayo mga ka-relatives. Thank you.
So yun po mga ka-relatives, tapos na po tayo. Kaya lang may natirang 5 tudling. Ayan o. Kinulang tayo sa pataba mga ka-relatives. Saglit na lang yan. So yun po yung ating kamatis. Titignan natin ang epekto ng pataba after 1 week. Kung ano ang kanyang ipagbabago dito sa ating tanim. Ito kasi ang isang dahilan mga ka-relatives kaya gumamit tayo ng calcium. Nangungulot ang buhok. Kayang kanyang dahon. So konting pahinga lang po muna tayo mga ka-relatives at uwi na rin tayo maya-maya. So dito ko na rin po tatapusin ang ating activity ngayong araw. So maraming salamat po sa inyo lahat. Sa solid yung suporta at walang sawang panonood. At shout out po sa lahat ng silent viewers po natin dyan. Na laging sumusuporta at sumusubaybay. Mga kababayan po natin OFW. Na laging nagsisikap para sa pamilya. At laging nakasuporta at nakasubaybay din. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang channel natin hanggang sa makuha natin ang requirements ni YT. So maraming salamat po. God bless. Mabuhay.